5 minutes na ulam. Kaya ba? Alam ko marami na tayong ginawa dito ng 5 minute na ulam, 'di ba? Gagawin uli natin yung ganun pero eto, medyo mas complex ng konti. 5 minute stir fry ulam. Nung nakaraang nag 5 minute challenge tayo. May nagsabi, 5:59 'yan, Ninong. Madugas ka. 5:59 'yan, sir. Madugas ka. Utang mo. Hindi ka patas. Okay. Ito. Okay na. Pati hindi ka na lang madapa. Hindi ka na lang mataba. Oy. Hoy, hoy. Pero ngayon, 4:59 ang gagawin natin, pare. Bakit? Para patunayan lang na hindi mahirap magluto. Hindi komplikadong luto. Ano sa mga nagsasabi na kaya ako hindi nagluluto? Kasi wala akong oras. Hindi totoo yan. Hindi oras ang kulang sa inyo sa pagluto. Pero naigits ko naman, ba't hindi nagluluto iba? Baka mamaya kasi wala kayo mental energy para magluto, wala akong sagot para dyan. Baka mamaya talagang pagod kayo sa trabaho. Naiintindihan ko naman yan, di ba? Pero kung oras at oras lang ang tingin nyo na pumipigil sa inyo para magluto, malabo yan. Kasi 5 minutes makagawa tayo ng masarap na ulam. Tatlong stir-fry dishes ang gagawin natin ngayon at sisimulan natin yon sa beef with mushroom stir-fry. Pare, handa na ba kayo? Handa na po! Oh, ano? Ano na naman? Eh, katulad ng nakaraan, kapag hindi mo rin natapos yan, 500, tigpa 500. Oo, okay, ha? Mm. Teka lang, kayo may makukuha. Ako, ano makukuha ko? Eh, undying loyalty. Hindi pwede yan. O sige, ganito na lang. Kapag hindi ko nagawa yung dish, ah, pag di ko nagawa yung dish, sige, tigpa 500 kayo. Pero pag nagawa ko yung dish, pasusubuin ko kayo ng isang kutsara sa kahit anumang piliin ko dito sa spice rack natin. Grabe, isang kutsara talaga. Isang kutsarita. Isang kutsarita lang. Pre. Isang kutsarita. Sa kahit anong liquid na nasa kusina natin. Tigi-isa! Dapat hindi nyo alam. Si Alvin na representative namin. Tingnan natin kung anong mga isusubo nyo ngayon. Handa na kayo? Handa na! Handa na? Handa na! Handa na ba kayo? Handa na ba! Sobrang dali yung mga lulutuin natin ngayon. Pre, di na ako naligo, di na ako nagbihis eh, di ba? Wow! Kala mo, yun lang. Tata, 5 minute starts now. Teka, hindi ko pa pala napipindot. Hindi ko pa pala napipindot. Sorry. Kinakabahan ako. Ito na. 5 minute starts now, pare! Now! Okay, sindihan na natin yan. Tapos meron tayong baka dito kasi beef with mushroom yung gagawin natin. Beef natin, sukiyaki, so medyo maninipis na yan. Pero palalambutin pa natin lalo yan gamit ang baking soda. Sir, saan po ang origin ng baka? Sa ano? Sa gubatan. Tapos namatake natin yan. Scientific na ng baka. Tapos, lagyan natin ng cornstarch. Konting toyo. Tapos, mantika. Walang edit-edit to, ah. Bakit po kailangan ng mantika? Para manahimik ka. Lagyan natin ng mantika to. Lamutak lang ulit tayo. Ito ba kaya pang support ng isawa nyo? Hindi, makikiging 500 din yan. Saan ka ba sa 500 sa sugo ng spices? Yan. Actually, mas maganda yung technique na yan kung mga 5-10 minutes sa ating ibababal. Pero wala na, talo na agad tayo. Okay, 4 minutes na lang. 4 minutes! Masyado kayong overconfident. Ngayon agad natin yan dyan. Tapos, lagyan natin ang mushroom, brown shimeji. Oo nga, bakit shimeji? Kasi masarap to. Saan ang galing yung shimeji? Pwede yun, pwede naman oyster. Lagyan natin yan dyan. Oo, meron niya, kasama yan. Kasama sa excitement yan. Bibid mushroom yan, nakalakas yung mga apoy natin. Sibuyas po ang tawag dito, sibuyas. Tawag naman sa nararamdaman ko ngayon, galit. Hindi, kaya kong magalit ng kalmado. 3 minutes, so lagyan natin yan dyan. Diba? Lagyan natin ang bawang. Sir, may nalaglag na... Oo, meron talaga. Para sa'yo yan. Chinese cooking wine. Oyster sauce.
2 minutes and 30 seconds remaining. Ang tagal pa. Paminta. Hindi hilaw yan. Kayo naman, no? Hindi hilaw yan, par. Kayo naman, eh. Masyado kayong... Masyado kayong... Actually, mga 2 minuto pa yan, no? Diba? Plating, andyan na ba? Sa ilalim. Hindi ka pa natin ang mantika yan. Kasi yung mantika, catalyst din ng init yan. Nagdadala rin ng init yan. Gusto yung mantika. Marami. Ano po yung catalyst? Yung pagsusunto ko sa'yo mamaya. Dark soy sauce. Konting 1 minute asukal. And 30 seconds. Grabe, hindi natin tinag, oh. Tingnan natin yan. Luto na! Konting tubig. Tapos, ano pa ba kulang na pwede natin ilagay dyan? Ah, sesame oil. 1 minute remaining! Ay, grabe! Done! Pare. Ano be? Hindi ka nagduda sa akin, di ba? Time check! Meron pa tayo natin ng 41 seconds. Bakit kaya walang nagpapalakpakan? Bakit? Hindi pa tapos ang laban. Hindi pwedeng sa bilis lang. Kailangan sa sarap din. O, di sige. Tikman na natin to, pare. Nang makasubo na ng liquid tong mga to. Kapag ikaw nagluto ng 5 minutes sa ulam, hindi naman yung kailangang maganda. Pero honestly, maganda rin naman yung itsura ito. Pangit na nung choice namin ng plato kasi magkakulay yung plato tsaka yung pagkain, di ba? Baka na may mushroom. Kung bakit sukiyaki na pili ko, kasi para hindi nahiwain. Kung bakit mushroom din yung pinili kong gulay, kasi ang hiwa mo isa lang, di ba? Pwede kayong pumili ng shiitake, maraming hiwa pa yun. Eto, isang krak, isang ganun lang, tapos, di ba? Ngayon, sabi nila, bago ako manalo sa pustahan, kailangan munang masarap to. Tama. Tingnan mo yan. Di ba? The perfect bite yan, pare. Talaga ba 5 minutes lang niluto yan? Sino yung nagluto niya? Oh, yabang talaga. Yeah. Grabe. Sorry, sino yung pinakaganid dito? Alika nga dito. Ako, may tiwala ako dyan kay Ninong Ray. Bin, alam ko panlasa mo. Grabe itong mga to. Alam ko na hindi mangyayari sa kahit anong mundo na sasabihin mong hindi masarap to. Kilala ko panlasa mo. Kilala mo. Kilala ko. Marap ka dito. Pakita mo sa kanila. Sino pa ang hindi naniniwala? Alika dito, alika dito. Lahat na tumutulig sa akin, alika kayo, alika kayo. At yes, isang kusara lang po gamit namin. Hoy, isa ka pa. Kanina sabi mo, 1-5, 1-5. Tagdakan ko buong angkan mo. Sorry po sa mga kamag-anak ni George. Matatamay po. Matatamay po kayo. Umupo na lang agad. Ay, halika dito. Nalala mo, nung nagluluto tayo sa restaurant, tagal pa sa mga pagkain. Ito, 5 minutes lang. Sana puro ganito na lang luto natin. Halika dito. Maglilinis na lang ng sasakyan, nadamay pa. Kuya Bon, itim yung sasakyan namin, ha? Baka pumuti yun. Halika dito. Hindi, ikaw muna, Rani. Halika dito. Actually, hindi na ito itikim yan. Ayun, tira mo yung plato niya. Tira mo yung plato. Pakita yung plato. Meron na, oh. Di ba? Nauna na. Sige na, balik ka na doon. Halika dito, Ian. Ako, may tiwala talaga ako sa boss ko. Halika dito. Dati pa. Dati pa ako titiwala. Diyan. Ah, diyan. Hap, grabe. Pero anong masasabi niyo dun sa beef? Malambot, di ba? Iba yung texture ng baka. Mushroom. 'Di ba? Maganda rin kasi hindi natin masyadong matagal niluto. Ngayon, yung sa technique na 'yan, nilalagyan ng baking soda. Medyo nagkakaroon talaga ng milkiness yung dating. Ayun oh, medyo maputi siya, hindi siya sobrang dark. May asukal ako nilagay. Naglagay ako ng asukal, tsaka yung Noro oyster sauce. May konting tamis talaga 'yan, 'di ba? Sarap sa kanin. Sarap sa kanin. Tsaka ano, ulam talaga siya, pre. Hindi mo may pagkakaila. Sa
Sabay-sabay tapos kayo, hindi masarap. Hindi masarap! Ano kayo magkaka 500? Mananaigang katotohanan, Alvin. So ngayon, ako ang nanalo. It's parusa time! Bilang parusa nila, hindi na magkakaibang liquid. Isang liquid na lang para sa limang ganid dito sa kusina to, di ba? Ano kaya ang pipiliin ko? Siguro doon muna tayo sa medyo madali. Calamansi juice muna. Ito muna, calamansi juice. Ganid number one. Oh, hindi puno yan, ha? Isang kutsarita lang yan. Ganid number two, halika dito. Ganid number three. Parang mga anak mo pinapainom ng gamot. Ganid number four, halika dito. Ganid number five. Bakit gago? Okay. So, doon na tayo sa pangalawa natin dish. Pero ang tanong ko, pupusta pa ba kayo? Siyempre! Hindi, pupusta kayo! Doon na tayo sa pangalawang dish natin. At yun ay honey, walnut, shrimp. Tawari mo na kami. Hindi! Ginalit niyo ako. Oy, lumayo ka sa akin. Yung short ko. Oh, i-reset ko na to. Ha? Handa na ba kayo? Hindi! Handa na? No. Ang lulutuin natin, na pangalawa, sabi ko nga, ay honey walnut shrimp. Pero, iba to sa honey walnut shrimp ng ano, Panda Express. Yung sa Panda Express kasi, para siyang sweet and sour sauce in the sense na coated muna siya, pinirito. Tapos, diba? Eto, straight up stir fry lang. Ang idea kasi natin dito ay one pan lang ang gagamitin natin. Mabilis, matipid, masarap. Yun yun, diba? Okay, game na? One, timer starts. Now, okay, honey walnut shrimp. Ayan. Tapos nagaya natin naman tika. Ayan. Meron tayong hipon dito. Bago natin ilagay yan, painitin lang muna natin yung mantika natin. Pero, timplahan na natin yan ng konting toyo. Hindi na. Tsaka, nor chicken powder, syempre. Lagyan na rin natin ng tapas. Konting halo lang. Okay, 2 minutes remaining. Fuck you. Fuck you ka. Yan. Tapos, mainit na ba to? Mainit na ba to? Wala pa, hindi pa. Hindi pa mainit dyan? Hindi pa. Licks! Natin dyan. Kailangan natin yung puting part. Yan. Yung green part, ilalagay din natin yan. Pero mamaya pa. So, dito muna yan. Okay, medyo nausok-usok na siya. Kaya natin ilagay ito. Grabe. Tapos, habang niluluto yan, prep na natin yung ating walnut. Ito yung walnut dyan. Dikdikin lang natin ng konti kaysa i-chop natin. Okay na yan. Lagay na natin yung ating white part ng leeks. Okay. Saan na yun? Chinese cooking wine. Yan. Konting oyster sauce. Sarap. Asan na yun? Konting honey. Yan. 3 minutes remaining! Tapos, konting tubig. Wala na po ngayon. Pwede na natin lagay yung walnuts natin. Ayan. Tapos, konting cornstarch and water mixture. Tatahimik nyo ah, mga ganid ah. Tatahimik nyo ngayon ah. Chine-share ka nga namin eh. Hindi lang. Konting dark soy sauce lang for the color. Ayan. Tingnan natin yan. Konti pang... Teka lang. Konti pang honey. Time check. Two minutes. Ayan. Gumanda na yung kulay. Ayan. Tapos, patapos na yan. Pwede na natin lagayan. Tapos,
Konting sesame oil. Finishing lang. Hindi ka ba magsasayang, sir? Hindi na, ha? Tapos? Grabe! Grabe naman, kinalingan masyado. Tara! Grabe! Tara! Bangit ka, banding? Teka lang, di ba tapos siya? May garnish pa yan. Ang strip niyo. Oh, bigyan natin lang konting sesame seeds. And that's it! Meron pa tayo natirang 1 minute and 17 seconds. Pare, di ba? Mas maganda itsura nito kaysa doon sa una nating ginawa, di ba? Pero ang tanong, sing sarap ba? Malalaman natin yan, pare. Tikman na natin. So siguro ang tanong dito, luto ba yung hipon? Pero kasi pre, pag yung kumurba ng ganyan, pakita mo, luto yan. Luto yan, matik yan, di ba? Bango, amoy. Amoy sesame oil. Mmm! Teka nga, nakalimutan ko yung perfect bite. Napakaganda niya, sorry. The perfect bite. Mm? Mas masarap to kaysa dun sa kanina. Una kasi, hipon. Tapos, yung honey tsaka walnut, okay siya, no? Ang weird is hipon, pero okay siya. Gusto ko lang din sabihin, Coke Zero, baka naman. Gusto ko lang sabihin na itong mga recipe na ginagawa natin ngayon, hindi ito kinuha mula sa isang mga ilang mga strictong recipes na nag-e-exist na sa kung saan parte man ng mundo. Hindi, hindi, hindi. Inisip ko lang kung paano ba makakapagluto ng mabilis, masarap, at convenient, di ba? With that said, ganit number one, come over here. Nangaagaw pa. Nangaagaw pa, di ba? Sorry na po. Hawak ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. O ano? Hop! Hop! Ganit number two. Huli ka dito. Leche ka. No, edi, ngayon ka lang kumain ng masarap na nalungkot ka. Ganit number three. Huli ka dito. Ganit number four. Come over here. Nangaagaw pa. Nangaagaw pa. Mm. Ganit number 5. Balik dito. Hindi, layuan mo ako! Layuan mo ako! Hindi kayo naniwala sa akin, nasasaktan ako, di ba? Parang gusto pa ako sapakin. Di ba? Parang sabi niya, huwag kang lalabas. Ito, may ganit pa rin. No? Sino ganit? Oy, alika dito! Talagang pupunto sa amin. Talagang pupunto sa amin. Sa amin. Oo, oh, narinig nyo, minsan lang magsalita ng ganyan yan, di ba? Madali, masarap, at sa tingin ko naman, hindi siya mahirap gawin kahit kami ganito. Bago ko magpatuloy yung sa number 2 natin, gusto ko na linawin itong bagay na to. Habihin na iba dyan, hey, kuya, ako lang na kapagluto ng ganyan kasi malakas yung kalan mo. Oo, totoo yan. Baka kaya ko siya natapos in 5 minutes kasi nga malakas yung kalan ko. Pero kasi, hindi nyo naman kailangan makipagpustahan sa luto sa bahay nyo, di ba? Kahit lutuin nyo yan ng 10 minutes, wala namang aano sa inyo. Wala namang competition sa bahay. Hindi naman siguro ganit yung mga kasama nyo sa bahay, di ba? Tulad nung nandito. So, pwede nyo itong lutuin in 10 minutes, same process. Medyo mas mabagal lang ng konti, di ba? Walang problema doon. Okay. Dahil mabilis ang natin niluto, yung squid natin, yung shrimp natin, hindi na overcooked. So malaki pa siya. Hindi masyado nag-shrimp. Tapos maanghang pa yung leeks na ano mo pa. Bingin na naman yung bibig mo kasi talo ka sa pustahan. Sarap niya ito. Panalo ito. So doon tayo sa pangatlo. Kanina si George pinanghinaan ng loob kasi sinabi kong pinakamatagal yung baka. Pero ang totoo niya, ang pinakamatagal talaga, etong susunod pare, yung ating Kung Pao Chicken. Kung Pao Chicken na technically stir-fried din to, pero medyo mas marami ng ingredients, so... Ay, wait lang! Ano? Talo kayo sa pustahan! Shit! Talo kayo sa pustahan! Hala! Green food coloring, pwede? ano kaya dito? Eto na lang, suka panlugaw, pare. Hoy! Tangina, bubuhusan kita! Oh, next, garlic number 2, uli ka dito. Garlic number 3. Yan. Oh, sige, pigilan mo 'yung asim kilig mo. Basic. Ay, ano kaya abang? Oy, uli ka dito. Ang inulam 'yung challenge. Oh, garlic number 5. Pasali ka diyan. Oh, ito, United American tiki tiki. Ay, basta amin na pati kay balang. Nahahab
nahabag man akong gawin to. Nahabag man akong gawin to sa inyo. Pero kailangan nyo matuturan leksyon. Mga ganit kayo. So, doon tayo sa ating pangatlo at medyo mahirap. Masarap magsugal pag alam mo mananalo ka. Sabi niyo yan. Yan ka na naman. Okay, tara na. So, reset na natin to. 5 minutes starts. Ready na? Ready na? Now, okay. Lihan na natin yan. Lagyan natin ng mantika. Yan. Tapos, kahit wala pang timpla, lagyan na agad natin yung mantika natin dyan. Hindi, matitimplahan yan. Matitimplahan. Kaya mag-alala. Diba? Tapos ngayon natin, hindi, bago natin timplahan yan, pwede na tayong maglagay nito. Sibuyas. Saan po galing ito? Sa Malabon Central Market. Kay ano, kay Genuine Vegetables. Ano pagkatapos? May kita mo, ha? Yan, lagyan natin yan dyan. Yan. Tapon natin yan. Tapon. Tapos, dried chili, pare. Lagyan natin yan dyan. Tapos, bawang. Lagyan tayo yan. Huwag nyo muna haluin yung bawang kasi baka masunog, di ba? So, bell pepper. Oo. Hindi kasi mapupunta siya sa gilid-gilid. Ngayon, nakapatong siya sa manok, di ba? Ay, thank you. Salamat. Maraming salamat. Napatagal mo ako, George, ha? Napatagal mo ako. Sisiguraduhin ko kapag nanalo ako sa challenge ato, maanghang yung iinumin mo. Wala akong magagawa doon, boy. No chance of oh! Diba? Ngayon natin yan. Yan. Tapos, mga gulay pala yung nilalagay ko. Ito, maglagay ulit tayo dito ng white part ng leeks. Leeks papaya, mapaputi. Yan. Yung green, dyan lang uli. Tabi lang natin yan para sa huli-uli yan. Ano po origin yung leeks? Wala ko nasabi dun, ah. Yan. Tapos, ano ba kailangan ko ilagay dyan? Nor chicken powder. Paminta. Tapos, meron tayo dito chili bean paste. Tobanjang. Lagayin natin yan dyan. Chili bean paste nga. Kakasabi ko lang. Buse. Yes. Yes po. Yan. So, medyo maanghang talaga to. Tapos, lagayin natin ng chicharo. Yan. Wala. Chicharo lang. Chinese cooking wine. Saan po galing ang Chinese cooking wine? Sa China. Pwede. Oyster sauce. Konti lang. Pwede rin naman. Konting honey. Pwede asukal pero honey na lang nilagay ko kasi yung nakita ko. Tapos, mani pare. Yan. Eman! Ay, grabe! Ah, diba? Grabe si Bigfoot. Tikman lang natin yan. Sarap! Huwag, mahirap yun. Ano ba ilalagay ko dyan? Ha? Meron pa tayong 1 minute and 42 seconds. Halos tapos na tayo. Sinisigurado lang natin na luto yung manok. Saka tinutuyo natin ang konti. Medyo maanghang po siya. Parang ano, Kung Pao chicken inspired. Hindi naman talaga Kung Pao chicken, no. Inspired lang siya. Kung Pao Ryan pala. Kung Pao Ryan, no. Yan, tinutuyo na lang natin siya. Kapag natuyo siya, okay na yan. Nagkakama tayo po sila lahat dito. Disperse! Lagyan na natin tong dahon ng leeks. Tapos medyo napuputlaan pa ako sa kanya. So, lagyan pa natin ng konting dark soy sauce. Buubuhan po silang lahat dito. Paminta. Nawala yung sesame oil ko. Yun! Sesame oil. Parang hindi pa okay yan, sir. Yan! 30!
Suwerte na! Wala na! Bibilang pa kayo, tapos na! Oh! 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 Grabe! Grabe! Kung Pau Chicken with 15 seconds left on the clock. Tatanungin ko lang, Aldo. Oh, sige. Teka, magtatanong ako. Oh, sige. Bakit ka lumalayo? Ha? Diba? Andali! Andali! Mabilis! So, palabasin lang natin ang konti yung usok natin dito at tikman na natin yan. Kasi hindi naman pwedeng mukha lang siya luto. Dapat masarap din talaga, di ba? Medyo ano talaga siya, pre? Medyo masakit talaga sa ilong kasi maanghang siya, di ba? So, buksan muna ang mga electric pan at bintana, tapos tikman na natin. Siyang okay. Actually, ano to? Siguro ito yung... Hindi. Unang pinaka-appealing na naluto natin ay yung hipon, di ba? Pakita mo iyan, no? Maganda naman yung itsura niya, di ba? Appealing din. Mukha siyang maanghang na agad. And spicy dish naman talaga siya, di ba? Ngayon, kung ayaw nyo lagyan ng anghang, eh, totally mag-iiba yung dish niya. Pero maglalasang ano na lang yan. Manok na ginisa sa oyster sauce. Parang ganun, di ba? Na wala namang masama doon sa bagay na yun, di ba? Yung mga ganito ah, yung manok naka-chop na. Pwede niyo pa-chop sa palengke yan, no? Sa grocery kung saan niyo mambibili. Yung sukiyaki nakahiwa na, hipon, may nabibiling peeled na hipon, 'di ba? Pero kung gusto niyo kayo mag-chop, wala namang problema doon. The perfect bite, 'di ba? Ang lutong ng gulay, ang anghang din. That's a good thing. Pwede niyo actually gawin dito yung velveting technique, yung hindi man talaga siya totally velveting, yung paglalagay ng baking soda doon sa beef yung ginawa ko kanina. Pwede pa 'yon. Oo, para mas lambot. Pero kasi quarter leg yung ginamit natin dito. Malambot na siya. Kung gagamitin niyo breast, pwede niyo gamitin yung technique na 'yon, 'di ba? Sarap 'to, par. Panalo sa akin 'to. Hindi ko lang alam kung matutuwa si George dito kasi maanghang 'to, 'di ba? No, kita mo yung mukhang 'yon, yung lumukot yung mukha. Sarap. Pero di ko maamin. Medyo may konti isang lasa ano. Charlie Chan. Baka sa mani, kasi may mani ang Charlie Chan eh. Manok din bang karne na? Baka yun, baka yung kombinasyon ng mani tsaka manok, di ba? Mama, mani, manok. Sa mahal loob ah! Garnet number 2! Halika dito! Sige, hindi kita bibigyan ng ano, ng sili. Man, mukhang kama oh. Ganyan, doon ka na, parang malungkot eh. Garnet number 3, halika dito! Kalain nyo, 500 nyo na, naging parusa pa, di ba? Parang gusto mo pa, oo. Oh. Oh, habol. Kuya pa yung buka. Oo, sige. Oh, garnet number 4, liga dito. Pop. Garnet number 5, liga dito. Sayang, no? 500 na, naging parusa pa. Oo, huh? Oo, nangaagaw pa. Oo, sa mga loob ah. So wait lang, kung natalo pala ako, 1, 2, 3, 2, 5. 2, 5 per round. So matatalo pala ako ng 5 kayo eh. So 2, 5 per round. Matatalo pala ako ng 7, 5. So nanalo ako sa tatlong round, di piso ko lang akong ano, panalunan. Si Boss Gani. Oy, Boss Gani, dali ka dito. Oh, yung Gani na Crash Gear, dali ka dito. Kahit masama ang loob nyo, sabihin nyo ang totoo. Masarap ba? Masarap ba? Masarap ba, Alvin? Ano? Masarap. Hilaw ba? Hindi siya hilaw. Kasi alam mo talaga pag hilaw ang manok, pre. Masarap siya, maanghang, and sa lahat, ito pinakapaborito kasi mahilig ako sa maanghang. Masasabi ko naman na lahat ng dish na niluto natin dito, within 5 minutes or less, ay presentable naman lahat. Diba? Masarap naman talaga sila lahat. Hindi mo iisipin na nagmamadali ka. Hindi ganun. Cook zero. Baka naman. Well, hindi naman magkakaroon ng pagkakataon sa buhay nyo kung saan ire-require kayo ng mga kasama nyo na magluto ng 5 minutes or less. Pag hindi nyo nagawa, may bayad. Hindi ganun. Dito lang mangyayari yan sa bahay na to, sa buong mundo, di ba? Ang punto ko lang dito, hindi nyo kailangang i-beat yung 5 minutes. Lutuin nyo siya ng maayos, lutuin nyo siya ng mabilis, lutuin nyo siya ng masarap, ng hindi nagmamadali, at maluluto nyo siya in... Realistically, 10 minutes. 10 minutes. Kaya nyo yung bagay na yan, di ba? Feeling ko kasi, may mga tao na ino-overestimate yung tagal kung paano lutuin yung isang bagay. Nung nire-research ko tong episode na to, may nakita akong recipe na sabi niya, pagkalagay doon ng hipon, lutuin daw 15 to 20 minutes. Hipon? 15 to 20 minutes mong lulutuin?
Overcook na yun, di ba? Ano nangyayari kapag na-overcook yung hipon? Liliit, papangit pa texture, sayang yung binayaran mo. Pero kung lulutuin natin ng ganito, walang kompromiso. Pinakamaganda yung luto ng karne. Magandang-maganda yung luto ng protina. Actually, dapat meron pa kaming gulay dito na gagawin. Pero kasi baka umiyak si ano eh, si Alvin pag puro gulay yung niluto natin dito eh, di ba? Hindi mukhang bara-bara yung luto. Hindi mukhang bara-bara. Tsaka nakita niyo yung ginawa ko kanina, pagkalagay ng protina, naluluto na yung protina. Yung bawang, nilagay ko lang sa taas at hindi ko hinalo kasi alam ko masusunog yung bagay na yun. So, hindi mo kailangan masyadong stick dun sa normal recipes na igisa mo muna yung bawang, tapos nagyan mo ng buyas, tapos ganyan. Hindi ganun. Kumbaga, at the end of the day, kailangan yung mga ginagawa nyo, it makes sense. At para sa pagkakataon ko, may sense yung bagay na yun. Yung ginawa kong yun. Nagresulta siya sa magandang putay. Hindi ba? Tama. Kahit masama loob nyo? Hindi masama loob namin. Tira mo itsura niya. Di ba mukhang masama loob niya? Lintik na yan. Tira mo nga yan. Hindi masama loob niya. Masamang tao lang yan. Ay, okay. Ang pangatlo niyong iinumin ay... Ay! Gas! Mantika. Olive oil. Mantika. Pero, social. Sesame oil. Truffle oil, pare, ang iinumin nyo. Safe na safe, pare. Safe na safe. Hindi! Pre, dito ka lang makakatikim ng ano, truffle oil na kukutsarahin. Ah! Woo! Woo! Ganit number 2! Halika dito! Bawal magbumog ng 30 minutes, ha? Grabe! Ganit number 3! Kailangan ko sila walang kutsarahin. Yeah. Ganit number 4! Halika dito! Mild ganit. Ganit number 5. Oh, ano yan? May chaser. At dyan na po nagtatapos ang Ninong Ray Video Production kasi mukhang mamamatay po lahat ng empleyado. Sana mga inaanak, nag-enjoy kayo sa episode na to. Ako talaga nag-enjoy ako kasi ako ang nagwagi. Sa tatlong rounds at gustong-gusto kong nakikitang nahihirapan ng mga ganid na ere. Diba? Ikaw rin naman eh. Gusto mo akong nahihirapan eh. Hanggang sa muli mga inaanak, I love you all. Kung meron kayo nakuha ang value sa episode na to, click nyo lang yung like and mag-subscribe na rin kayo. Pwede nyo rin i-share to sa mga kamag-anak nyo na hindi na kayo kinakausap. Lalo yung tita mong lagi kasi nasabihan na, oh, ba't hindi ka pa nag-aasawa kahit 30 anyos ka na? Ano, share mo sa kanya to baka sakali magkabati kayo. Tsaka para magkabati kayo lalo, available na ang Ninong Ray Cookbook na pwede niyong mabili sa major bookstores all over the Philippines, sa Shopee, sa Lazada, at dito sa bahay namin. Pero, ay wala ba ako dito? Ayo nga, wala pala dito sa bahay. Pero yun nga, kung interesado kayo dito, totoong recipes po yan. Meron po tayong measurements dyan. At hindi po ito patis. Bahala ka na. Wala pong ganun. Hanggang sa muli mga inaanak, I love you all. And kung meron kayo naiisip na content na pwede namin lutuin in 5 minutes or yung mga time challenges na ganito, gusto ko daw eh. Nag-enjoy ako dito eh. Kasi, katotoo lang, madali siyang ishoot. Diba? Kasi isang luto lang. Tapos, madali rin i-edit para kay Jerome. Kasi, wala namang cut yung ginagawa natin eh. Diba? Kung meron kayo naiisip mga time challenges na gusto nyo ipagawa sa akin, comment nyo lang sa baba or i-message nyo ako sa siguro pinakamagandang social media ko sa kayo mag-message ay Instagram. Baka sakaling gawin natin. And syempre, sasabihin namin na sa inyo nang galing yung idea, di ba? Hanggang sa muli, mga inaanak, I love you all. At ako ay kakain muna. Ay, hindi. Daling ko na ba kayo sa ospital? Sige, bago ko daling sa ospital ito mga to, like and subscribe muna ulit. I love you all, mga inaanak. Mwah. Cut! Oh!